Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa mga mahal ng Panginoong Jesucristo ay sumayin ng lahat. At sumayin. Isang maligayang mapayapa at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Sinisimulan natin ang taon nito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria Pilipina ng Diyos. Ipagalaw natin sa kapwa ang mahal ng ating mga pag-asa at pangamba, ang ating mga tuwa at bigating sa buhay. Inugunitari natin ngayon ang pagdating ng araw ng mapayapaan. Pagpalain naman ang nagpagdigtas na siyang ng kapayapaan ang buong sangkatauhan o pangantunay ng kapayapaan ay makamta na lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanib ng angkan ng Diyos kaya lumulong tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng Diyos. Sino ang nagpapagaling sa mga Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Dumating na nagpapanyay ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para pamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Magawarin tayo sa mga makasalanan. At pagnumbayan sa Diyos sa itaasa. Thank you.
sa iniluwang ng mahal na ina, ipadasak mo sa amin ang kanyang pagdadami. So, magigil na imanak na isinilaw niya para sa amin, nang kami mabuhay kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawala ng dami. Amen. Magsipo niyo po. Salamat sa Diyos.
hintak ng panahon. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at nabuhay sa ilalim ng kautosan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautosan. Sa ganun, tayo'y magbibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilala mo tayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po. That we do not need 2,000
15. We bring the 2015 as we enter 2016. Remember, in the Bible, we have the Old and the New Testament. Hindi po na lugar na tayo mapasok sa taong 2016 ay itatapo na namin ang nakalipas na taon. Bahagi po na ating karanasan ang mga nakalipas na panahon. Bagamat sila tapos na, nawala yung pagbigay sila ng patuloy na pag-aaral. Pero hindi mo natin sila pwedeng iwaksin, no? Bagamat may mga bagay na kukusin mo, gusto natin na makalimot sa mga hindi magandang karanasan na 2015. Pero hindi, bahagi po ng buhay natin yun. Bahagi na kung sa atin pinakailangan natin harapin. Kaya po yung pinaayam natin, no? Huwag natin kalimutan na yung pamantayan na natin pagkilos bilang mga pananampalataya Kristiyano Katoliko ay ang banal na kasulatan. At maliwanag po, mayroon tayong lumang tipan at bagong tipan. Hindi tayo pwedeng makapunta sa bagong tipan na hindi natin naunawaan ang lumang tipan. Sa gitna ng ating kasiyahan sa pagsabi ng bagong taon, tayo maasa sa mas matagpalang taon. Gusto namin na tayo pagpalain ng Diyos. Kaya nga po, bahagi na aming pagkilos. So, paano mo tayo magpapalain? Kasi hindi ba kapag pinagpala ko, magpapalami ang mabuto. Hindi daw pinagpapala ng Diyos. Lumalayo na yun po sa mga espiritu. Yun po ay kaisipan ng mga chief. Na kapag tayo nagpapalala, nawawala yung masamang espiritu. Sa nakasas ng ingay, kapag ba maingay tayo ay mas pagpapalain tayo ng Diyos, masasaganan pa ang buhay natin. Siguro po, bilang bahagi ng pag-anawis natin na tayo ay nag-iriwang para po sa panibagong hamon ng panahon, tayo magsaya. Wala po sa lakas ng ingay natin kung tayo pagpapalagi ng Diyos. Sabi ng iba ay takot sa taas ng pagtalon. Lalo na lang po, hindi mo daw kapag dumalon, pagpapalong taon, tatangkap. Every year, nakakaw na lang ako, hindi naman ako natangkap. Sa dami ng binog na prutas, hindi ako kalimitan ng binibenta ngayon ay mga bilog na prutas. Mamamahalin ang mga bilog na prutas ngayon. Kapag baga marami kang prutas na bilog, pagpapalawin ka na ng Diyos. Ito po yung pamantayan ng tao kung ano yung pagpapala. Pero tingnan mo natin, ano po yung pagpapala ng Diyos? Paano natin kinakailangan na harapin ang 2016? Sa akin po po ng pagbasa, sa aklat ng Nabila, kung inyo po na pakinggan, sabi ng Panginoon kay Moises, na dapat ka rin yung pagpalagi niya aroon ng kanyang bayan. Sinabi ni Moises na ganito dapat binigay yung tawagin ko natin ay ang rito ng pagpapala sa kanyang bayan. Kaya nga po sa Salmo Responsor, minamon natin na tayo ay kaawaan at pagpalain ng Diyos. Yun ang aming minamon, kaawaan na tayo at pagpalain ng Diyos. Sa kato ng Mabila, kung niyo po mapapansin, kung kayo ay observer, ginagamit po natin ito dun sa paghahayo, yung tutawagin po natin
sa pagdiriwang ng misa. Ito yung sinabi po ng Diyos sa pamagitan ni Moses na gamitin daw ni Aaron. Ayan po ang uwiin ko. Pagpalawin ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway ka abad ang kanyang subaybayan, lingatin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Yun yung ipinigay na pagpapala na naos ng Diyos na gamitin ni Aaron sa kanyang bayan Israel. At hindi naman sa kanyang bayan Israel, sa atin, ang bagong Israel. Kaya mga manlaman ko, mag-usay, tingnan natin, hindi sa lahat, sa hitam siguro ng marami natin pagkakala, ang tingnan natin ay, hindi natin na pagpalangin tayo ng Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Hindi po ito sa pagkakala, may ginawa lang tayo, kaya tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hindi. Tayo na ay gumagawa ng mga bagay na nasa pangin natin ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hindi mo para pagpalaan tayo ng Diyos. Hindi mo. Higit sa lahat ay ano. Kaya ang ginagawa natin, negro, ay papakita natin na kaya tayo gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. So, una ay pinagpala tayo ng Diyos. Yun ang kailangan hilingin natin. Pagpalain tayo ng Diyos. So, kung bakit yung ibang tao ay gumagawa ng mabutihan, sa mga nakita nyo, ano sila yung pinagpapala ng Diyos? No? Hindi lang sa mga tao, gumagawa ng mabutihan, pagpapalain ka ng Diyos. No? Baligtad. Yung tao, gumagawa ng mabutihan, kaya sila gumagawa ng mabutihan, kasi naramdaman nila, pinagpala sila ng Diyos. At pagpapalain sila ng Diyos. Yun ang kanilang pamantayan. Kaya, tingnan mo natin, kung natin din sila, kung kami-kami mo sa pagdurihan natin ngayon, ng pagpasok ng 2016 at isang templo sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Yung ito nagdurihan po ng simbahan na ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria bilang ina ni Jesus at bilang ina ng Diyos. The Mother of God. Tingnan natin, nainis ng simbahan na makita natin yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Bakit ito? Eh, nagulama ko, nakalagay sa kanyang nakasulatan. Sinabi ni napakinggan ko natin sa akin po ang pagninilay sa siyang araw noong dinalaw niya si Elizabeth. Anong sabi ni Elizabeth sa kanya? Pinagpala ka sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Pinagpala ka sa babae lahat. So, kung nais namin pagpalaan tayo ngayong taon na ito, at sa mga susunod ng taon, tumingin tayo kay Maria, ang ina ng Diyos. Sa bagay siya ikot na pinagpala ng Diyos. Siya ang pinili maging ina ng Diyos. At isa lang ang pwedeng maging ina ng Diyos. Pero ano, para maging buwara natin, kung paano ba na tayo ay magpapalain din ng Diyos. At kung bagay, yung araw na ibinibigay po natin ngayon sa araw na ito. Una, ay ano, katulad ni Maria, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pagpapala at sa kanyang presensya. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa nakalupa sa taon. Magpasalamat tayo kahit na sa gitna ng maraming magsubok. Magpasalamat tayo sa mga hinarap natin, mga
ngayon ang tanayin na ako yung patalo. Pero nang mga natin talungkutan, magpasalala. Magpasalala sa harapan ng tulong ito pa. Nagpasalala sa kanyang presensya. Yung presensya ng Diyos. Nung po nakaraming ko, sabi ko ako yung isang mahalaga ang ginawang namin kalimutan na makita namin sa kahalagaan ng pamilya sa paminilaw natin bilang the Filipino family, missionary sa Apostle of the Lord, yung kamisero, yung kahalagaan ng presensya. Ng mga magulang sa kanilang mga anak. Huwag namin kalimutan ang pagkakasalama. Patuloy na magpapasalamat ni Maria ang presensya ng Diyos na kung trusin ko ay dala-dala ni Maria. Nakita ko natin na nabahagin ko ng ating Ibanghelyo karuntong nito sa pasimulaan ng Ibanghelyo na ito kung inyong maalala yung tanda na ibinigay ng Ating Gabriel sa mga pastor ano yung tanda na ibinigay ng mga ng Anghel Gabriel sa mga pastor na kanyang nakalusap na kung saan ay nakita natin ngayon sa araw na ito na pumunta sa sarisaka isang sanggol na napamago ng damping sa sarisaka. Ito po, nakita natin ang presensya ng Diyos. Yung kahalagahan ng presence. Hindi po yung presence. Hindi yung regalo, kundi yung presensya. Sabi na natin, makapusahan ay higit namin pahalagahan. Kasi ito, ang buwag na sanggol, walang-wala. Pero kung namin siya pakita ng mga pagkakaroon, kasama natin ang Diyos. Kaya nung sabi nga ako, pinangalan ng Yesus yung pangalan na ibinigay ng Anghel. Noon, ibinalita niya with us. So, kasama si Maria, nakita natin ako, bakit pinagpala niya sa kaon? Bakit pinagpala niya sa sabang-bahay na at pinagpala naman? Kasi, dala-dala niya sa Jesus. Nasa presensya siya ng Diyos. Kasama niya ang Diyos. Sumasakit niya ang Diyos. Kaya baka mga ganda nung balita natin bilang mga pananampalataya, sumailo ang Diyos. The presence of God. Huwag natin kalimutan na tayo ay sinasamahan ng Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan na magpasalamat din sa lahat. Sa gitna ng panunang nito na ako, asan ako ang Diyos? Narito ang Diyos. Pangalawa, katulad ni Maria tayo pinagawalan ng buong kalapan na harapin natin ang taong may pagkakaw sa 16 na ano, magtiwala tayo sa Diyos na hindi nagpapabaya. Nagpagtitiwala ni Maria na harapin ang bukas na walang katiyakan. Hindi natin buhay mo kumayo bukas, hindi natin alam. Kaya magpapayon o, katulad din mo rin, nagtiwala siya na o, na harapin ang bukas kahit na sa ginawa na walang katiyakan. Ang tanging katiyakan niya o, ang presensya ng Diyos. Yun po yung mahalaga. Yun lamang ang presensya ng Diyos. Yun lang ang katiyakan. Na kung saan may pinangawaan at pinagtiwalaan ng mahal na Birheng Maria. At ito yung bagay na kung saan yung nakita ko natin kayo na kasi sa pinaw natin na kumisan, napakarami natin yung plano. Pero kung naman natin sa inyong naman natin, no, ay kapag wala ang Diyos, ay walang mangyayari. Yung common na narinig natin, man proposes, God disposes.
ang Diyos. Kaya magkaroon tayo sa Diyos. Ano? Ito yung Diyos na hindi nagpapabayad. Ano man yung hamon na binibigay sa atin ng mga nagamal? Hindi tayo nagagalan ng Diyos sa atin namin. Pero, do not put yourself, kaya magkaroon sa atin sa pagkakamal natin sa atin namin, very simple, pero no, do not put yourself in temptation. Bago kami ipaintulad sa masama. Gusto na Diyos makamundi ka. Pero huwag kang mismo lalapit sa kasamaan. Kasi kung isang makita ko natin, sinasabi ng Diyos, huwag kang kapulagad, may pangingyad, maulunod ka. Eh kung isang tayo, gawa na katikasan ng ating ulo, doon pa rin tayo pumunta sa pamatong. Doon pa rin tayo pumunta sa masasaktan natin. Pero yung huwag natin kalimutan, magtumala tayo sa pagkakamal. At huwag natin itagay ang ating sarili sa kapahamakan. Sabagat sigurado po, hindi tayo ilatagay ng Diyos sa kapahamakan. Pangatlo, isa puso. Yung aming mga Tagalog translation dito, nakalagay po natin sa ating ipamayon ngayon sa araw na ito, nakalagay po rin yun. Namalino sa isip ni Maria ang mga bagay nito at kanyang binagulay-gulay. Pero ay alam mo na mas maganda yung English, no? Mary keep all these things in her heart. Kaya, Mary keep all these things in her heart. Isinasapuso. Hindi yung iba kasi hindi isa sa puso, ginagamit. Ang iba ginagamit ay ng puso. Puro dagdag. Walang puso. Kinakailangan na nakita ko na yan na natulad ni Maria. No? Makita natin, keep it in her heart. Isinasapuso niya. At kapag kung palagi namin sinasapuso, nagpapasok na yung Tagalog translation. Inilagay ni Maria ito sa kanyang isip. Kasi kapag nasa puso mo yun, hindi pwedeng, hindi pa lang mawawagin sa isip mo. Kasi, enter mo na yung katulang. Kapag yung mga ano nasa puso mo, yun din ang maraming iniisip. Kaya, lalo pa sa kalawas nila, kung ano nasa puso mo. Kasi, yun din ang iniisip mo. Kaya, bagay na kung saan yung makita po natin, isa puso natin ng ating pagkilos, lalo-lalo na sa pagkilos natin ngayon sa panahon na ito ng 2016. At ano yung isa sa puso natin? Huwag natin kalimutan. Lalo-lalo na sa year of mercy. Ano ito? Na ang Diyos ay merciful. Before we could become merciful like the Father, kinakailangan maramdaman natin na God is merciful. Kaya matakaganda ko ng ating Salmo Responsorio, Salmo Responsorio, kaagatan at kaawaan tayo ng Diyos. Kaagatan at kaawaan tayo ng Diyos. Kinaagatan ko ba ng Diyos? Kailan ka pinahabagan ng Diyos? Kailan ka niya higit na nakita natin yung pagkilos natin sa daliging na ito? Maliwanag mo, tayo ay nasa puso na Jesus. Si Maria. Si Maria na ang tabo niya na kung saan ay katulad ng kanyang pagpapahalaga sa pakikisa, sa pagliligtas ng isang katauhan. Maliwanag mo sa kanya, kaya yun ang kanya, si Ipe Tenera. Ano po yung laman ng ating puso? Ano po yung laman ng ating iniisip? Ito ba ba yung bagay ng usapan, katulad ni Maria, yung mga bagay na hindi na makapagpulog sa atin, lalo-lalo na nararamdaman natin yung pag-ibig at awa ng Diyos. Baka yung puso natin ay punong-punong nanggaling. Ay,
Sumasama pala tayo